Hello media people, welcome to the channel and welcome po sa another step-by-step video tutorial by Ranmonlink Media. So guys, sa video na to, ituturo ko po sa inyo kung paano nyo i-upload ang inyong pinakaunang YouTube video sa inyong YouTube channel. Kung nakagawa na po kayo ng YouTube channel at na-customize na po ninyo yung feature, ang pinakaunang gawin nyo po is i-click nyo lang po yung logo ng account ninyo and then piliin nyo yung your channel. Ganyan po ang itsura ng channel pag wala pa po siyang laman na videos. By the way guys, sample account lang po ito kaya kung mapapansin nyo wala pa po siyang content. Kung wala pa po kayong YouTube channel at gusto nyo mong makapagsimula, i-click nyo lang po yung link ng video na ginawa kong tutorial kung paano gumawa ng channel. Nandyan lang po yung link sa baba ng video na to, dyan sa description part. Kaya ako binuksan tong account na to kasi gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng bagong account na wala pang laman, yung account na may laman na wala pang, hindi pa monetized, at saka yung main account ko na marami ng laman at monetized. So, pupuntahan natin at bubuksan natin yung mga account na yon para makita nyo yung pagkakaiba. Nakalagay dito, mag-upload ng video para magsimula. So, i-click natin yung upload a video. Sa page na to, pwede nyo pong i-click yung arrow na yan sa gitna, yung my circle, or yung nakalagay sa baba na pumili ng file para mapunta po kayo sa folder at hanapin nyo po yung video na gusto nyo i-upload. Ito na po yung account ko na monetized, nabuksan ko na po at dito po tayo magsisimula. Uunahin po natin tong channel na to. Click on Select Files. At dito po mapupunta pa tayo sa folder at pipiliin ko po yung video na gusto kong i-upload. Ayan, so click and then click open. So ayan na guys, kung makikita nyo gumagalaw na siya. At yan na po yung page. Dito sa details area, maglalagay tayo ng title, kung ano yung gusto nating maging title ng video natin pag na-upload. But by default guys, kung ano yung pangalan ng video na in-upload ninyo, yun yung lalabas dyan. So, papalitan po natin yan. So, maglalagay tayo ng bagong title. Pangalawang step, maglagay po tayo ng description para sa video natin. Dito po sa description part guys, dapat kung tungkol saan yung video nyo, yun po, i-describe nyo po yung content. Kung para kanino ba yung video, so what to expect, ganyan-ganyan. Para at least yung mga manonood, bago nila i-click, minsan kasi, bago nila i-click yung mga videos, tinitignan nila yung description kung para saan ba talaga o ano yung content ng video. So, mas maganda kung punuin nyo yan guys. Makikita nyo naman kung ilang characters yung available. I highly recommend na yung title nyo mismo is ilagay nyo ulit sa description para pag makita ni algorithm ni YouTube na yung title mo, tsaka yung description mo, tsaka yung mga tags, pag nagmamatch, may mga words na common doon, at least alam nyo kung paano nyo i-recommend yung videos ninyo. Okay, pangatlong step, dito naman tayo sa thumbnail. At dito guys, may dalawang options kayo dito. It's either gusto nyo mag-upload ng inyong sariling picture or customized na thumbnail, or hintayin nyo itong tatlong to na mag-open, itong tatlong recommended na thumbnail ni YouTube, at pwede kayong mamili dyan sa tatlong yan. Punta naman tayo dito sa playlist. So, kung marami na kayong videos, in my case, dito sa channel na to, may tatlo akong playlist, so ilalagay ko itong video na to sa dalawa. I-click nyo po yung no, it's not meant for kids. At kung makikita nyo dito sa baba guys, meron pa tayong 4%
process. So, ibig sabihin, you still have 2 hours and 5 minutes remaining para ma-publish tong video. At dito man sa taas, guys, kung makikita nyo, meron tayong apat na i-accomplish. First is, nandito pa lang tayo sa details. Pangalawa is yung monetization. Pangatlo is yung video elements. And pang-apat is yung visibility. So, kung i-click po natin yung next na yan, pupunta tayo sa monetization. Kung makikita nyo, hindi pa siya available kasi nga, hindi pa tayo 100% uploaded. So, ayan guys, magsiswitch account po tayo. Punta po tayo sa isang account, yung hindi monetized, para makita nyo yung pagkakaiba. Ayan, nabuksan ko na po yung pangatlong account na hindi pa po monetized. Mag-upload lang po ako ng customized na thumbnail na ginawa ko para sa video na yan. Ayan, na-upload ko na po yung customized na thumbnail na ginawa ko. Kasi yun po yung inuna ko, kaya kung mapapansin nyo dito sa channel na to, wala pa siyang title, wala pa siyang description. At hindi ko na hinintay na ipakita pa ni YouTube yung mga recommended na thumbnail para sa video na to. Kasi mas prefer ko na gumagawa ako ng sarili kong thumbnail. Kung makikita nyo dito sa baba, 1% uploaded pa lang siya. So, magpa-fast forward po tayo guys para mas mabilis. Okay, ayan. Kung makikita nyo ulit dyan sa baba, 100% uploaded na siya. Since hindi pa monetized tong channel na to guys, kung makikita nyo sa taas, tatlo lang yung i-accomplish natin. Yung details, video elements, tsaka visibility. Yung kanina, yung monetized na channel, meron siyang pangalawa dito na button na yung monetization. So, yun lang po yung pagkakaiba guys. Andito pa lang tayo sa details area. Kaya nalagyan ko na siya ng title, description. Kung gusto nyo pong malaman kung paano ko po ginawa tong thumbnail na to, i-click nyo lang po yung link ng video tutorial kung paano ko ginawa yan. Nandyan lang po yan sa description part ng video na to sa baba. Click next. Sa video elements naman tayo. Okay. Siya nga pala guys, kahit na yung video nyo is 100% uploaded, pero pag hindi pa siya 100% processed, hindi pa nyo pwedeng ituloy. So, ang gawin muna natin guys, i-fast forward ulit tayo para mas madali. Ayan po, 100% process na siya. So, pwede nating ituloy. So, next. Sa video elements tayo. Itong end screen na to, ito po yung nakikita nyo sa last part ng video. Kung nakita nyo, kung nanonood kayo ng video sa YouTube, a few seconds bago matapos yung video, may lumalabas na mga videos na ganyan na recommended. Dito po yan nilalagay before uploading the video. So, tapos na tayo sa video elements. Sa visibility naman tayo. Then, click next. Kung ayaw nyo munang i-publish yung video nyo guys, piliin nyo muna yung private. Or kung gusto nyo yung automatic na diretso na siyang ma-publish at available nyo sa internet, piliin nyo lang po yung publish. So, in my case, ipapublish ko na siya kaagad. And then, pwede nyo rin pong i-schedule. Say for example, nag-upload kayo twice a week, Monday and Wednesday. So, pag nakapag-upload kayo ng say for example, Monday, pero hindi kayo available ng Friday at gusto nyo siyang ma-upload, pwede nyo pong ilagay yung schedule niya para automatic na po siya ma-upload para ma-meet nyo po yung consistency ng pag-upload nyo ng videos. So, click on publish. At ayan na po, tatanungin kayo kung gusto nyo i-share yung video na to sa yung mga social media accounts. Maybe sa Facebook, Twitter, etc. So, i-close ko lang po yan. Pwede nyo pong kopyahin yung link, pero i-close ko muna siya. Ayan. Ayan na po yung video natin. So, makikita nyo, nasa pinakaunahan ng mga lahat ng videos natin. Kung makikita nyo, walang problema, restrictions, none, zero pa lang lahat, zero, kasi ka-upload pa lang natin.
So, ganyan lang guys, no? Madali lang po mag-upload ng video sa YouTube. Basta importante lang pag nag-upload kayo is consistency. Kung gusto niyo yung twice a week, once a week, once a week, or every Sunday, ganun, para at least yung consistency nyo, hindi maapektuhan yung rating nyo sa pag-upload ng videos. Okay guys, hanggang dito na lang ulit tayo, and sana nagustuhan nyo itong video nyo to, at kung nagustuhan nyo man, please give it a thumbs up, at kung gusto nyo pang makapanood ng mga video na katulad nito, na step-by-step video tutorials, mag-subscribe lang po kayo sa channel ko, huwag nyong kalimutang i-click yung bell para ma-notify po kayo pag available na po yung mga ibang videos natin. So, thank you so much for watching guys, and I'll see you on the next video.